Gusto ko pala mag-shout out at magpasalamat mga kabisdal. So shout out kay Carlo, Miguel, Nicolas, bro, maraming salamat. Shout out at salamat kay Rick Tobias at saka sa missis niya na si Cristina Tobias. Salamat sa inyo po. Salamat kay Filipino Trady. So yun lang yun. Hi mga kabisdak. So sobrang maaga, sobrang aga pa ngayon mga kabisdak. Mga ano pa yun, alas 6 ng umaga. Tapos naglalakad na ako dito sa labas, nagjogging na ako. Ano kasi, ngayon, ito yung first day ng steps challenge namin sa opisina, sa trabaho namin. Yun, kaya hawak ko ng cellphone kasi kinakount ko yung steps ko. So meron kami yung steps challenge mga kabisdak sa kumpanya namin. At ako yung nag-organize. Ako yung nag-organize mga kabisdak. And actually, ano na to, hindi tong first time kundi pang second time na to mga kabisdak. So early this year, nag-organize ako ng steps challenge saka Biggest Loser. And then ngayon, naisipan ko last week lang, sabi ko sa mga kasamahan ko sa trabaho na mag-steps challenge tayo. Kasi work from home, di ba? Para naman at least ma-exercise. Tapos meron kaming registration fee. $10 yung registration fee namin per person. Tapos merong 10 tao na sumali. Mostly sa the same department ko, mga ka-members ko sa team. So kami-kami lang din. So 10. So kung sino man yung mananalo is $100 yung price. So okay na rin. $100, mga 3,500 pesos. Din yun nga mga kabisdak, no? Pakita ko lang din sa inyo. Mostly every morning, ganito yung makikita mo dito. Ito. Maraming naglilinis kaya sobrang linis ng ano nila dito, ng palibot ng environment. Wala kang masyadong basura na makikita. Hi mga kabisdak, kumusta kayo lahat dyan? So kami dito is okay lang kami. Andun si Ami pala, tsaka si Gian. Andito kami ngayon sa Paramata Park. Pasya lang kami dito saglit. And si Gian natulog kasi kaya pagpahingahin muna namin saglit. Tapos pag gising yan, maglalaro kami dito. So itong Paramata Park mga kabisdak is sobrang lapit lang dito sa bahay namin. Mga ano lang to, 5 to 10 minutes drive. Andito kami sa side na to, which is malapit siya sa river. So andito yung river mga kabisdak. Pakita ko sa inyo. So meron din nagfi-fishing dito. Pupunta sana ako dito mamaya para pakita ko kayo yung mga nagfi-fishing. You know? So yun sila. Nagfi-fishing, chill-chill lang eh. Mostly mga matatanda yung nagfi-fishing dito mga kabisdak. Iwan ko lang kung anong klaseng isda yung makukuha nila dito mga kabisdak. All right. Lapit tayo saglit, lapit. Hindi ako sure kung meron na kayang mga hole itong mga to. Grabe, sobrang relaxing dito mga kabisdak. Woo! Ang sarap kasi ng panahon ngayon, hindi siya malamig, hindi din siya mainit. Ang saktong-sakto lang, ang sarap matulog. Kaya si Jen yun, nakatulog sa travel. Doon banda mga kabisdak, ano yan dyan? Yan yung stadium dyan. Tapos itong Paramata Park is napakalaki pa nito hanggang doon. Dun. Balikan na natin sila si Gian mga kabisdak. So mamaya pupunta kami sa mall. Bibili kami ng gift para sa manager ko. Ngayong Sabado kasi, ngayong weekend na darating, pupunta na naman kami sa Wollongong. Overnight kami dun. Actually hindi talaga namin prefer mga kabisdak kasi sobrang napagod pa kami sa travel dun sa Shoal Bay. Wala din akong choice kasi meron akong legit na reason talaga bakit kami pupunta sa Wollongong. First, yung kaibigan ko sa trabaho, yung katrabaho ko, yung close ko talaga, Australian siya. And then, ikakasal kasi siya mga kabisdak. Kaya sabi niya, gusto niya makipag-meet sa akin para catch up lang, kumusta. At in-invite din niya ako sa kasal niya. Pati si Ami tsaka si Jan, so pupunta kami. So Muslim siya na Australian. And then, secondly, birthday kasi ng anak ng manager namin. So in-invite niya ako. Meron silang birthday party pang bata kasi yung anak niya 3 years old, almost same age group ni Gian. Kaya sabi niya na pwede ba daw ako pumunta. So syempre dalawang malaking tao na malapit sa akin, manager ko tsaka yung close friend ko. So kaya papunta kami sa Wollongong. Kung napapansin niyo mga misak, marami ding nagja-jogging dito. You know, ito. Woo!
Ito pa lang Parramatta Park, mga kabisdak. Isa to sa, ito yung second biggest city dito sa Sydney. Kasi Sydney yung pinakasikat talaga, pinakabusy, pinakamalaki dito. So yung next nyan is itong Parramatta Park. So ano lang siya, mga 1 hour lang to away from Sydney. So dito kami nakatira, malapit sa Parramatta Park. And sabi nga nila, mga kabisdak, ito daw ang Parramatta Park, ito yung next na mag-boom, na magiging successful na city. Kasi yung Sydney is super crowded na, very congested na dun. So lahat na mga businesses, kung nakikita nyo, may mga building dun. Ang dami na mga building, mga businesses na lumipat dito sa Parramatta Park. Kaya very booming tong city na to. At maganda rin kasi hindi pa siya ganun ka-congested nga. You don't reach for us. At least pwede rin mo kung sumutan ka po mo. No? Kabisdak, dito pa rin kami sa sasakyan. Tulog pa si Sien. Ako din, mga kabisdak, inantok. No? Sobrang sarap kasi ng panahon na kabisdak. So tulog mo na din ako muna, kabisdak. Alright. Gising na si Gian, mga kabisdak. Ito. Antok na antok. Sarap kasi ng panahon. And dito pa rin kami sa Parramatta Park. Dito sa riverside na to. Grabe, ang ganda. Pasyal kami dun sa my stadium, mga kabisdak. Alright. To river. Alright, babe. So doon banda, mga kabisdak, doon sanahan papunta yun sa bagong stadium. So pupunta kami doon, tingin lang. Look at that, Gian, the bird is eating fish. Alright, so yan yung stadium, mga kabisdak, dito sa Parramatta, yung bagong stadium nila. Super laki na stadium. Bankwest Stadium yung tawag nila dyan. Mas maganda pala dito na side, babe, no? Mm. Maganda na side ba? Oh, hindi sa baitan, kaya kayo maganda. Maraming kahoyinan. Arita sa rita nila. So, nandito na kami sa gilid ng stadium, mga kabisdak. Pupunta kami dun sa front. So ito yung harap ng stadium, mga kabisdak, yun yung name, Bankwest Stadium. So yun nga, ito dito yun sa Parramatta. Bago pa to, bagong construct nila at napakaganda ng facilities dito. So yun, sa harap ko mayroong basketball court. Puro Asian eh. Puro mga Chinese yung naglalaro. Tapos dito may playground, pupunta sa Gian dyan. Stadium, mga kabisdak. So ito yung main front niya, main area ng harap. Ito yung harap. Yan yun. Tapos dyan, andun banda yung Westfield Mall. Napakalaki nito stadium na, mga kabisdak. At sabi ko nga, last year lang ito natapos, itong Bankwest Stadium. So nasa Parramatta to. A few moments later. So andito pala tayo ngayon, mga kabisdak, sa drive-in cinema siya, drive-in cinema, outdoor cinema. So dito lang kami sa sasakyan, uupo. So andito sila ngayon, guys, si Ami tsaka si Gian. Hello guys. Hello guys. Nood kami ng movie. So bali dito lang kami sa loob ng sasakyan, uupo. And then doon yung screen. Explain ko lang, mga kabisdak, diba? Kasi yung screen nasa labas, tapos kami nasa sasakyan lang. So paano nga ba yung audio, yung sounds ng movie? So bali, yung sounds ng movie, i-connect mo sa radyo ng sasakyan. So meron silang station number ito nilagay. So yung instruction dito, dapat pupunta ako sa 9 FM station, 91.0 FM. So i-set ko lang yung radyo. Ito, 91. Yun, ito. Starting already? Alright, so start na, guys. Simula na. Merong burger. Meron kaming KFC. Gian is here. And nandun yung movie. Alright, turn it off. Alright, okay.